Hello guys, welcome to my channel. Ginawa ko tong video na to para ma-share ko sa inyo yung aking experience sa aking vacation hanggang sa aking quarantine dito sa Philippines. Para naman kayo ay magkaroon ng idea kung anong mga dapat nyong gawin, anong dapat yung mga dalhin, at anong dapat yung mga i-prepare, anong dapat yung mga i-fill up ng mga application through internet, through website, at ganun din sa aeroplano, sa loob ng aeroplano. Umalis ako ng airport sa Jeddah ng February 1. Bali, February 1 hanggang Dammam lang ako, Saudi Airline up to Dammam, then at Dammam up to Manila ay Philippine Airline. Ngayon doon pa lang sa Philippine Airline, sa airplane, marami na kayong dapat pilapan. Unang-una yung mga gaya nitong declaration form, yung corona disease sa Red Cross, at yung passenger undertaking. Okay, mayroon din yung sa Bureau of Immigration, yung iba pang documents. Okay, at huwag nyo rin kalilimutan pala yung mag-download kayo nung sa application sa eSIP, e-CIF, kasi dun magkakaroon kayo ng Q code na yun ay i-present nyo sa airport sa Jeddah pa lang, at ganun din dito sa quarantine, hihingin din sa inyo pag kayo ay na-subtest or bago pa ma-subtest. Okay guys, isi-share ko rin sa inyo yung mga application, papakita ko rin sa video kung ano yung mga dapat yung i-download yung application, yun pakita ko sa inyo. Okay guys, at ngayon nung dumating ako dito sa quarantine room, ito ang simula ng day-to-day na activities ko dito. Papakita ko sa inyo. Kaya, guys, tapusin nyo tong video na to. Mahaba-haba ito, pero tapusin nyo. At dun sa end nitong video, maggawa ako ulit ng actual video ko na is mga suggestion ko sa inyo kung anong mga nangyari, ano dapat mas maganda i-prepare. Okay guys, salamat. Guys, ito yung binabanggit ko sa una kong video na mga kailangan mong gawin bago ka umuwi ng Pilipinas. Ito yung requirements ng gobyerno natin dahil pa rin sa COVID-19. Okay, unang-una, 30 days bago ka umuwi, ito ang kailangan mong i-download, Trace Contact Tracing Apps. Itong trace contact na ito, kung sakasakaling nagkaroon ka ng direct contact dun sa passenger na may COVID, ay madali kang hanapin. Kaya kailangan mong fill upan yung through online ng tama. At lalo-lalo na yung iyong address. Okay? Madali lang naman itong i-download. Sa bawat brand ng mobile, may kanya-kanyang pwede kayong pasukan. Yung App Store, Google Play, Apps Gallery, Galaxy Store, Opus
App Store. Yan ang mga madali na ma-download dyan. Pangalawa, itong Oasis Link. 5 araw bago ka umuwi. Pwede mong hanapin ito sa Google's. oasis.owa.gov.ph. Ito, ang pagkakaalam ko nito, itong Oasis Link na ito, ay ito yung ACAP na cash assistant ng OWA, ng gobyerno ng Pilipinas. Na doon sa mga natanggal, nag-exit, nagkaroon ng COVID, apektuhan ng COVID, wala ng pera, walang income, may cash assistant sila na binibigay. Depende sa iyong application. Doon pa lang sa ay mag-a-apply ka na through online, at depende sa application mo kung approve or disapprove. Kung approve, padadalang ka ng message through email at sa mobile mo na ikaw ay approve, at bibigyan ka rin ng reference na para makuha mo yung pera. Yung pagkakalam ko sa Palawan. Okay? At pangatlo, ito yung binanggit ko rin sa una kong video na is the CIF, Red Cross. 3 araw bago ka umuwi. At makikita mo rin ito dun sa Google's. e.cif.redcross.organization.ph. Ito yung sinasabi ko na importante. Kasi after mo itong ma-fill upan, ay bibigyan ka ng QR code. Ngayon, code na yun ay kailangan sa airport na panggagalingan mo. Doon pa lang sa counter, hanapin na sa'yo yung QR code na yun. Kaya kailangan mo talagang gawin ito bago ka umalis sa iyong pinanggalingan. Okay? At dito rin sa Pilipinas, sa airport, hanapin rin sa'yo, at pag during ng PCR test, hanapin sa'yo yan. Kaya importante ito, guys. Huwag niyong kalimutan. Okay, guys, sana malinaw sa inyo itong mga na-share ko sa inyo. At mayroon din project yung UWA na sa pang-apps na uwiana.uwa.gov.ph. Ito yung after na ma-quarantine ka, wala ka negative or positive. Katapos mo ma-quarantine, ay libreng sakay papunta sa kanya-kanyang probinsya. Okay, guys? Dahil nga doon sa bagong protocol, simula ng February 1, ay 5 days ka sa quarantine. Mula nang dumating ka dito sa Pilipinas, magpa 5 days ka muna ng quarantine. After 5 days, swab test or PCR test, at hintayin mo 1 to 2 days yung result. Ngayon, kung positive, kukunin ka ng UWA, dadaling ka ng quarantine facilities galing dito sa hotel. Kung negative ka naman, ay pwede ka nang umuwi. Hatid ka ng bus, shuttle bus ng UWA, papunta doon sa iyong probinsya. Ngayon, yung probinsya mo naman, anong protocol doon, depende rin sa probinsya mo. Okay, guys? Dahil yung unang rules ay pagdating dito, 1 to 2 days, swab test na. Ngayon, hindi na. Kaya nga sabi ko, itong bagong protocol na simula February 1, galing ka man sa may mutated na corona na country or wala, pare-parehas na, 5 days. Okay, guys? Sana maliwanag sa inyo yung share ko sa inyo. Ngayon na proceed na tayo doon sa aking day-to-day activities during ng experience ko sa quarantine hotel, quarantine facilities ng OWA.
It's now going to this airport. This airport already? Dito? Ha? Bawal? Hindi naman. Daming dala si Mr. Lumad siya. Alis na kami, palis. Thank you.
Cabin crew, close over departures. Cabin crew, arm doors and two cross check, please. وجودكم على متن رحلة السعودية رقم 1110 منتجع مشي In command of the aircraft is Captain Danny Sanagato with First Officer Michael Monte and Second Officer Mark. This is your flight purser Bernard Bonaventura. Our flying time is approximately